Hello ko mga boss, Charlotte ng DIY Crips. So, continuation to dun sa previous vlog natin, no, na nag-initial rewiring tayo ng fuse and relay box. Ang kinabit natin dun, no, ito, yung papunta ng battery. Tapos, nagkabit tayo nung sa terminal 30, which is yung i-connecta natin dito, pinadaan natin dito sa mga fuse. Tapos, nag-connecta na rin tayo ng terminal 85 para sa negative ng relay, para sa trigger. Kung mapapansin nyo, no, dumami yung wire natin kasi nilagyan ko na rin yung para sa terminal 86, which is yung para papunta sa mga switches. Yan. Dahil nakakita na kasi ako ng paglalagyan na ito doon sa Toyota Wigo, yan, na-estimate ko na kung gano'ng kahabang wire yung kailangan ko. Yan. Kaya naglagay na ako. Di bali, isang terminal na lang yung wala, which is yung terminal 87. Ito yung papunta na mismo sa accessory. Di bali, meron tayong supply, papunta ng battery. Tapos, na dumaan dito sa mga fuse natin. Tapos, mula sa fuse, papunta dun sa relay, terminal 30. Tapos, meron na tayong negative, yung terminal 85. Ngayon naman, yung terminal 86, nilagyan ko na ng wire. Hindi ko na pinakita sa video. Pero, okay na siya, no? Ang gagawin natin ngayon, kakabit na natin to doon sa sasakyan. Nakahanap ako ng spot, pero parang nanginayang ako eh. Kaso nga lang, no choice. Kasi wala na talaga akong makitang ibang pwedeng paglagyan. Wala na sa engine bay. Wala rin naman doon sa fuse, doon sa may driver side, yung mga pinaglalagyan ng fuse. Wala akong makitang space doon na magkakasya to. So, nakita ko to yung doon malapit sa cigarette socket charger natin. Doon ko na lang siya ilalagay. Tapos, kung maaalala nyo, no, doon sa sinabi ko, dito kasi yung labasan ng wire niyan, yan. Yung ibang fuse and relay box kasi, marami yung labasan ng wire. Dito, meron dito sa gilid. Pero ito kasi, isa lang dito. Pero doon sa way kasi, nung pagkakabit ko nito, doon sa sasakyan, papaganyan yan. Ang wire mo kasi, kailangan palabasin mo dito. Hindi pwede dito. Dito siya, para mas malinis, kasi dito yung meron daanan ng wire. Yan. Kaya ang nangyari, ginanito ko. Hiniwa ko, no? Tapos, hinitgan ko lang, in-straight ko. Dibali, ginaya ko lang yun dito sa kabilang side. Dito kasi, meron talaga siyang built-in na pagka pinalabas mo yung wire, pwede mo siyang i-zip tie. Dito naman, iniwa ko na lang din. Initial na plano ko kasi bubutasin ko. Pero, yung napansin kong ganito, ginaya ko na lang. Hiniwa ko, tapos in-straight ko. Para kung need ko man, nang mapagsisip tayan, pwede, yan o. Pwede akong mag-zip tie. Yan. Di bali ngayon, kakabit na natin to dun sa Toyota Wigo, no? Kailangan nyo lang ng tornilyo. Yan. So ito, nakahanap na ako ng kasukat. Yan. So ngayon, punta na tayo ngayon sa Toyota Wigo, no? Para ma-install na natin to. So, saan ba maganda mag-install ng additional fuse box? So, dito na yung pinaka nakita kong maganda, no? Ayan, dito. Ito, no? Ayan. Dito yan, sa malapit dun sa ating shifting. Ito, ayan. Diyan na yung pinaka maganda na naisip ko. Wala na kasi akong makitaan. Dito kasi sa lalagyanan ng fuse box, dito sa side na to, puno na. Wala na tayong space para magkabit pa nung ganyan. Pero dito, maganda din kasi, oh. Yan. Tapos, accessible pa siya. So, kung gusto nyo magpalit ng fuse, palit kayo ng relay, ayan, oh. Dito lang. Tapos, ang paghapang nyo ng wire, dapat dun sa kabilang side. Kasi, meron talaga existing na wire na dun, eh. Ayan, oh. Ito. So, isusunod nyo na lang dyan, papagapangin nyo. Tapos, dito yan. Ayan, oh. Tapos, papatawirin nyo na lang dito. Tapos dito, ayan yung additional na wire natin. Tapos, dun sa portion na yon, meron papunta sa engine bay. Wait lang, no? Lagyan nga natin ng ilaw. Ayan, may ilaw na. So, mas maliwanag na. Ayan,
dito, ayun oh, may wire doon. Sundan nyo lang yun, papunta yun doon. Ayun. Tapos pababa dito. Tapos, yan. Ito na siya. Tapos kung gusto nyo magpapunta doon sa engine bay, ayun doon. Merong butas doon, papunta na sa engine bay yun. So kung gusto nyo mag tap papunta doon sa battery, yan na yun. Tapos yung papunta sa mga switch nyo, pwede nyo dito padaanin. Yan. So ito na yung para sa mga switches ko, no? Itong wire na to. Hindi ko pa lang sila wina-wiring. So hindi pa kasama sa video natin yung pagwa-wiring yan. Mahirap mag-wiring yan, ano, lalo na kung magkukuha kayo ng video. Pero ito na yung pinakamaganda na pwede natin pag-installan nung additional na fuse box. I-screw nyo lang dito, yan. Tapos doon sa other side, i-screw nyo lang din. Ayan o. Matibay naman o. Tapos accessible pa. Tapos pwede natin takpan yan. Meron kasamang takip tong fuse box na yan. So ayan lang, no? Short video lang. So kung gusto nyo maglagay na additional na fuse box, dito yun, maganda. So tapusin na natin tong video na to. Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.